Ay, good day mga ka-technician, mga ka-aircon tech. So yung ipapakita natin ay microwave oven. Kasi marami nag-request sa akin ng microwave eh, kung paano daw. Pero naglabas na kami nung mga nauna video natin. May nailabas na ako ng pag-repair ng microwave. So ang microwave napaka-simple naman gawin. Ayun. Pero syempre kailangan din natin ng tester. Yan. Pwede rin namang hulaan lang. Ano? Kasi kukunti naman ang pyesa nito eh. Ayan, so bubuksan ko muna para maisa-isa natin. Okay? So ayan, ganyan lang siya. So ang problema nito microwave na to, hindi umiinit. So yun lang naman ang trabaho nito eh, magpainit. Ayan. So hindi siya umiinit. So syempre, ang pinaka main natin na laging nagiging problema is syempre yung magnetron. Ito yung nagpapainit sa kanya eh. Ayan. And bago pala nyo i-check yan, o bago kayo mag-start na i-check ang yung loob, importante, i-discharge nyo si capacitor. Ito, yung capacitor na nasa ilalim, ha? Okay, so gagamit kayo ng pan-discharge. Ayun. So, pwedeng kahit na wire lang, ilapat nyo sa ground, dikit nyo doon sa dalawa, magkabila. Tapos, saka nyo i-short ito. Para sure na walang na-imbak na voltage. Kasi baka mahawakan nyo, makuryente kayo. So, sa katulad nito, hindi siya umiinit. So, ito, na-check ko na ito. I-explain ko lang sa inyo. Ang problema nito, yung magnetron. Ito. Ayan. So, paano natin i-check yung magnetron? Madali lang naman yan. Tanggalin natin ito. Yan. Okay. So, tingnan natin kung may grounded. Katulad nito, meron. Ayan o. Yun. May grounded sa body. And, ayun o. Okay. So, gamit tayo ng digital. Yan. So, yung pinaka... Yun o. Meron siya. So, ground at saka yung line natin, yung terminal, grounded. Ayan o. Yun. Shorted siya doon sa body. Okay. So, ang parts lang naman yan, like, ito, magnetron, yung capacitor, and gumamit siya ng isang fuse dito para protection ng ating magnetron. And merong isang diode. So, ang pag-check nito, ang capacitor nito, kung may digital tester kayo na katulad nito, hindi natin sa range. Pwedeng, kahit hindi nyo natanggalin sa terminal yan, pwedeng direct nyo i-check dito. Katulad nitong gagawin natin. Yun o. Lumapat na maayos. Yun. So, 0.95. So, good yan. 0.9 lang talaga yan. 0.8, 0.9 ang kadalasang value niyan. 0.9 UF. Microfarad. Okay? So, yung diode, hindi mo yan mag-check sa X1. Kailangan naka-X10 kayo sa tester. Okay? So, sa X10, so, body at saka yun, ito yung diode, oh. Kung mapufocus natin, ito yung pinaka-diode niya. Yun, yung kulay itim na to. Yan. So, pwede nyo nang i-check yan. Lilipat ako yan dito. Para hindi ko maharangan.
So ayan, yung tester. Sa body and siyempre doon sa kabila. Ayan, so pumalo siya sa tester. Ayan, nakikita niya. Pag ni-reverse natin, dapat hindi siya magpapalo. Ayan. Okay, so ibig sabihin, good si diode, good si capacitor. So sa X1 kasi yan, hindi niyo makikita yan. Yan. Masyadong mataas ang reading niya. Okay? So punta kayo doon sa X10. Yan. Okay? So hindi ko na-explain ng napakahaba ha. Ganun lang natin i-check. X10 kayo pagdating sa diode. So hindi nyo na kailangang aralin talaga. I-memorize nyo na lang. Okay? Pag mag-check ng diode, lagay nyo sa X10. Yun. Reverse. Wala. Okay. So ibig sabihin, good tayo dito. Ang defective niya talaga ito eh. Shorted. Okay. So tinuro ko lang kung paano natin i-check. And ang supply na pumapasok dito sa dito, 220 volts. Okay. So careful kayo dito sa pag-check. Huwag niyong tutusukin ang tester to ha. Habang maandar. High voltage to. Pasasabugin ang tester nyo yan. And huwag nyo ring tatangkaing hawakan dahil mataas ang supply. Okay, so bubunutin nyo ito kung gusto nyo i-check kung may supply kayong nakukuha na pumapasok doon sa transformer. So AC ang pumapasok dito ha. So syempre pupunta tayo sa AC. Ayan, 220 volts. And pwede nyo siyang i-test dito. Yan, katulad ng ginawa ko. Yun. Yung isa dito. So, walang polarity dahil easy ang i-check natin. Pwedeng baliktad. Okay? So, i-isolate nyo na lang yan. Yung supply. AC ang papasok. So, ang i-out niya kasi magiging DC na pumapasok dito sa magnetron. Kasi gumamit ng capacitor and diode. So, AC and fluctuated supply. So, hindi natin basta masusukat dahil high voltage yan. Naninira kasi ng tester yan. Ayan. So, sa ganyan, pwede natin isaksak. Ilaw. Okay. Isaksak. Ayan. So, i-on natin. Okay. Start. Quick start. Yun oh. So pag-start natin, makikita nyo na may 220 volts tayo, yun oh. Pumalo yung tester natin. So pag ini-off ko, dapat mawawala yung 220. Yun. Ibig sabihin, good yung ating control board. Meron tayong supply na pumapasok sa transformer. So kung ikakabit natin ito, yan, magkaroon ng supply na 220 ito. So, magkakaroon ng output voltage ito. Papunta na doon sa magnetron. Ayun. So, ganun lang kasimple. So, ibabalik na natin ito ngayon. Yan. Okay. So, ulitin lang natin ulit. Yun yung X1 natin, no? Kaya na-confirm natin na defective si yan, magnetron. So, sa body ground, dapat wala yan. Resistance na yan. At kayo makukuha. Yan, no? Yun. Ibig sabihin niya, grounded. Okay? So, kung putok ang fuse, katulad nung iba na nagagawa nyo, kadalasan pumutok ang fuse. Kapag pumutok ang fuse, i-check nyo kaagad si diode or si capacitor. Kadalasan, shorted. Ito. Yan. So, alin man doon sa dalawa. Ngayon, kung hindi umiinit, good naman ito, good din ito. At hindi umiinit, maaring magnetron or yung protection fuse. Ito. Yan. May protection fuse yan dito na nasa loob. Okay? Ayan. So, kakalasin ko lang muna ito. At papalitan natin ng magnetron. Kalimang
gas. Yun oh. Halos nasunog na pala to. Ayan. So sa magnetron naman, kahit na nagkaiba kayo dun sa number or brand na ginagamit, pwede nyong gamitin. Tingnan nyo lang kung ilang layer ito. And yung position. Kung tama. Ayan. Okay. So, meron akong bagong dumating kanina. Kasi kanina ko rin lang in-order ito. Ayan. So, nabago kasi schedule namin. Dapat, pagtatanim kami kanina, Linggo, umulan. So, nag-order na lang ako ng magnetron. Ayan, ah. So, ito yung bagong magnetron na in-order namin kanina. So, mabilis namang na-deliver. Ayan. So, mapapansin nyo, ibang brand. Pero yung number, magkapareha siya. Yan. So, yung brand naman, dinidikit lang yan eh. Okay. So, parehas yan. So, tingnan nyo lang yung tornilyuhan, yung terminal, kung paano, kung nakapwesto. Meron kasing nakabaliktad na ganyan eh. Nakabaliktad. Pero, nagagawa naman namin ng paraan yung mga ganyan. Yan. Minsan, binabaliktad namin pag wala. Pero ito, may choice naman. May option naman tayo na makapagpalit ng bago. Ayan. So, ulitin lang natin yung pag-check kanina para makita nyo. Ito na lang. Yun. So, ito yung chinek natin na defective. Mapansin nyo, naka-ground ako. Yun o. Oh. Yung kabila. Yun o. Oh. Yan o. Oh. So, tumutunog siya. Meron siyang resistance. Yan. So, sa analog, ito din. Yan. Yan oh. Meron silang resistance. Yan. So, ibig sabihin, grounded to body yung line. So, ito yung good parts. Tingnan nyo. Yan oh. Wala siyang resistance sa body. Tingnan natin sa X10. Ayan. Wala. Ang meron lang, ito lang dapat dalawang paano to. Yun. Okay. Reverse natin. Yan lang. So, kung ilang ohms siya. Okay. 0 ohms ang nakuha natin. Yun. 0.4 ohms ang nakukuha natin. Yun. Okay. So, papalitan na natin siya ngayon. May mga butas naman yan dito. Thank you.
sinihit pa. Yan, okay. So, naikabit na natin. And, ikakabit na natin itong terminal. Yan. So, wala namang polarity din ito. Kahit baliktad nyo isinalpak, ha? Wala tayong problema dyan. Yan. Okay. So, iti-testing na yun natin kung gumana. Okay. Saksak natin. Okay, so sa quick start na lang tayo para mabilis. Ayan, so 30 seconds naka-set up. Yung nilagyan ko ng baso na may tubig. So itong front control na ito, isa madalas din sirain ito, pero nagagawa namin itong i-convert. So tinatanggal namin itong takip na ito, yung kulay itim na pinaka pindutan niya. So natatanggal 'yan. And binabaon na namin ng yan, tapos na siya. Binabaon na namin ng tack switch doon sa loob. Saka namin ulit wiring. Ayan, so 'yun madalas din na nagiging sira. Okay, tingnan natin. Ayan. So mainit, uminit siya. Okay na. Ayan. So ulitin lang ulit natin. Napakasimple lang nitong i-check. Kukunti lang ang spare nito, katulad nito. So, mahihirapan lang din lang kayo dito, maaaring doon sa electronic board kung electronic type siya. Pero kung manual naman, madali lang. Kukunti lang ang parts niyan. Magnetron, capacitor, diode, and yung protection fuse and yung pinaka-transformer. So, madali lang. Pag nakita nyo na may short, kung marunong lang kayo mag-check ng diode at saka ng ng capacitor, lalo na kung may tester kayo na pang capacitance checker. So, napakasimple lang. Easy, easy. So, hindi nyo na kailangang malalim na pag-aaral pagdating sa microwave. Ano? Yan, simple. So, may papasok lang tayong 220 volts dito sa transformer. And yun yung mag-out ng supply dito. Kaya lang, dumaan siya ng capacitor and yung diode. Yan. So, yun yung papasok dito sa magnetron. So, ayan. Shorted or open, yun yung kadalasan na sira nito. Meron naman siya na wala kang makitang shorted dito, body to terminal, wala kang nakikitang shorted, good din ang resistance dito, pero hindi umiinit. So, ganun din, nag-magnetron din ang pinanggagalingan. So, ganun kasi, medyo malilito ka, kasi sa tester mo, good si magnetron, pero hindi umiinit. So, ang titingnan nyo na lang ulit, yung supply na papasok doon sa transformer, kung meron. Kung meron ka doon pumapasok na supply, so i-check nyo na lang yung capacitor, yung diode, yung magnetron. So tatlo lang. Kung good yun lahat, kung good lahat, o sabihin na natin good lahat. Yung nga sinabi ko, paulit-ulit ako. Ayan. Kung good lahat yun, so okay na yung microwave natin, wala tayong magiging problema. Pero kung hindi siya uminit, madalas ito, papalitan nyo talaga siya. Kung good ang capacitor and diode, so magnetron na lang, okay naman ang supply. So eto, kadalasan naman ito eh, common na ito, yung capacitor and diode, common na sira din talaga yan. Pero usually naman, hindi siya nagsasabay-sabay. May mga pagkakataon lang, sira si magnetron, sira si capacitor. Common. Pero kung ang diode kasi kapag ka nag-short yan, madalas yan putok ang fuse. Kung shorted si capacitor, ganun din. Putok din ang fuse. So kapag putok ang fuse niya, nag-blackout o nag-dead set, check nyo kung dead si capacitor. Ito, si capacitor and diode. Okay? Ayan, okay na. Kompleto na tayo. Umiinit na. Tapos na. Ayan. So may mga available na naman na bibili sa supplier ito. Ayan. So, in-order din lang namin sa online. Ayan, na-deliver naman din kaagad kanina. Okay, ayos.